pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, sisilipin natin ang makabagong paraan sa pagtatanim ng melon. Paano natin mapapaganda ang ating negosyong melon sa pamamagitan ng precision agriculture? Ano ang precision agriculture? Malaman po natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ang makakasama ko nga po ay ang chief farmer ng Bukid Amara. Siya din po ay mentor ng Go Negosyo Kapatid Agri-Mentor Me Program or CAMPI. Kasama po natin si Sir Mike Cabalias. Hello po. Good morning, Ami. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. At ako po ay nagpapasalamat at ako ay naimbitahan ngayong umaga para at least makapagbahagi ng aming namang kaunting nalalaman sa pagtatanim ng melon. Yes, sir. It's an honor po na makasama namin kayo. At sir, ngayong araw, pag-uusapan natin ay melon. Ito ngayon, okay. Papalapit na po yung summer, no? Kaya tama-tama itong ating topic. Sir, sa inyong pagtatanim ng melon, ano ang inyong mga... Paano sa inyo? Paano ang proseso nyo dyan sa Amara? Okay, kasi itong sa amin, ang melon namin ay nakatanim sa loob ng greenhouse. Mm-hmm. So ito ay kakaiba doon sa paraan ng pagtatanim sa ang tawag natin ay open field, ano, sa mga lupain. Basically, ito naman sa amin, ang aming tinatanim na melon ay tinatawag namin yung mga high value na melon. Kasi kung nakikita mo yung mga melon sa palengke, sa supermarket, medyo ang quality hindi consistent, ano, minsan na madumi, may pasa, halimbawa. Tapos minsan instead na lasang melon, lasang pipino kasi matabang. Matabang, oo. Diba? So yun. So ultimately, hindi masyadong happy ang ating mga mamimili sa dekalidad ng melon na nakikita nila sa merkado. Ngayon, sa Bukid Amara, gusto namin baguhin yung perception sa melon. Kasi alam mo, sa ibang bansa tulad sa bansa ng Thailand, sa Vietnam, maging sa, of course, sa Japan, no, yung pinaka high value na melon. Talagang they are very particular doon sa quality ng melon na binibili. Dapat pare-pareho ng tamis, makinis, ano, walang dungis, halimbawa, at saka, you know, consistent ang supply. Hindi yung may supply ngayon, tapos pag tag-ulan na, wala ng supply. Wala na, oo. Diba? Yung kasi ang difficulty sa Pilipinas dahil tayo ay may monsoon months, yung bagyo, ano, meron tayong rainy season na tinatawag. Ngayon, sa paraan ng pagpapatubo, pagpalaki ng melon sa loob ng greenhouse, ito ay maaari nating makapag-provide ng consistency in terms of quality and sweetness. Kami kasi lahat, more or less, ang kagandahan sa greenhouse, control namin yung irrigation, control namin yung nutrition. So, kumbaga, kasi ako ay isang agriculturist, so bilang agriculturist, ang ginagawa namin is nililimitan namin yung anong tawag dito, yung posibilidad na sumablay sa production. So by establishing mga control measures. Ano, kumbaga, kaya kami merong greenhouse para hindi pasukan ng mga peste halimbawa. Saka meron kaming parang biosecurity kung saan limited ang tao nakakapasok sa greenhouse, kaya yung introduction ng mga sakit ay naiiwasan din. Pangatlo is, kaya kami may greenhouse para protection sa ulan at sa bagyo. Kaya kahit anong buwan, pwede kami mag-produce ng melon kahit tag-ulan. So, yun.
And then most importantly, alam mo ang labanan kasi sa Milon in terms of quality is definitely yung tamis, yung consistency ng tamis. Ano, sa loob kasi ng greenhouse, pag na-manage mo yung tinatawag naming nutrition, tsaka irrigation, ano, makontrol mo yon, actually, in our method, kaya naming i-redirect yung paglaki at pagtamis ng halaman sa gusto namin. So doon pumapasok yung what we call smart farming technique o yung mga makabagong paraan ng pagsasaka. Ano, itong science-based farming ang tawag namin. So yes, lahat ay nasusukat. Lahat ay anong tawag dito, namo-monitor namin. No money. Yes, opo. Oo. So yun ang difference. And at the same time, you know, ang pagtatanim kasi ng melon traditionally sa open field, alam mo sa norte halimbawa o maging sa Bisaya, sa Iloilo area halimbawa. Nasa ano kasi sila eh, depende sa panahon. Ano, nasa tawagan natin sa English at they are at the mercy of the weather. So kung umulan, ang melon mo pag hinog na, pag malakas ang ulan ng ilang araw, lasang pipino, matabang. Mm-mm. So yun ang hindi nila makontrol. Ngayon sa paraan ng pagtatanim sa greenhouse through what we call hindi naman to hydroponics but basically soilless na kami culture eh. Wala, hindi kami gumagamit ng lupa. Ang gamit namin ay cocopeat. So cocopeat base kami. So dahil cocopeat base kami, unang-una malinis 'yon, walang sakit, walang peste. May proseso kami para mapanatiling malinis 'yon. May mga treatment tayong ginagawa. Pangalawa is anong tawag dito? Yun nga, kontrolada namin ang nutrition kasi kung ano ang ipakain, parang itong mga ano, parang nag-aalaga ka ng hayop. Kung ano ipakain mo sa hayop, sa poultry mo, sa chicken mo, doon mo malalaman kung paano siya lalaki. Pag tama ang iyong pakain. So sa halaman, pwede rin gawin 'yon kasi ang hindi alam ng karamihan, sabi nila ay halaman diligin mo lang tutubo na. Hindi ganoon kasimple. Now, pwede mong ayusin yung tawag namin nutrient feeding o yung pagpapakain mo ng halaman para mapaganda mo yung paglaki. Marami eh, may siyensa behind the production of melon. Ngayon, ang layunin ng Bukit Damara is parang i-upgrade nga, i-level up yung quality ng melon. Sir, mabalik ako dun sa ating, sabi nyo kasi, kayo ay nasa greenhouse. So, ang inyong pagtatanim po, ang mga nakatrellis, itong ating mga melon, tama? Tama po, oo. Ito ay lahat ay, ang tawag namin doon, mga hanger, no? Kasi yung melon namin, umaabot ng hanggang mga 3 meter ang haba ng bagi. Ano? So, kaya kailangan namin, ang una-una, ang cultivation namin ng melon, single plant, single fruit. Ibig sabihin, isang stem lang pinapatuloy namin, at sa isang stem na yon per plant, isang bunga lang ang papatuloyin namin. So, ganun ka-detail. So, ang ratio namin, one plant, one fruit lang. Samantalang kasi sa outdoor production, minsan tatlo yan, minsan lima ang bunga niyan. So kami, nag-i-invest kami sa isang prutas lang. Lahat ng aming alaga, lahat ng aming materials, input material o yung aming nilalagay doon para sa melon, lahat naka-concentrate lang sa isang prutas, sa isang puno. So ganun ang ano namin. So, oo. Paano ang preparation nyo nan, sir? Kung ganyan ang inyong pagtatanim, paano po yan ginagawa? Ang proseso. Okay. Kasi it took us, I say, kasi ngayon, ika-fourth cycle na namin sa high-value Japanese melon, mm-hmm. yung tinatawag nilang mass melon. No? It took us about a year and a half to develop the right production technique. Ano? Kasi ang kagandahan lang is itong mga Japanese melon varieties namin na ginagamit, we are guided by the breeder, yung mga Japanese breeder. So sila nagbibigay sa amin ng technique kung paano gawin. Bottom line is, unang-una, ang general rule namin, ang sabi ng Hapon, hindi mo dapat i-stress ang melon mo mula pagkatanim hanggang sa araw na iyong anihin ang melon. No stress at all. No stress. Ganun. Uh-huh. Oh, para makuha mo yung quality. Ano? So basically, ang paraan namin ng pagtatanim, as I mentioned, naka-greenhouse kami. Mm-mm. Sa loob ng greenhouse, may drip irrigation system kami na naka-install.
At ito drip irrigation system na ito ay nakakabit sa water pump at yung water pump naman ay kinokontrol ng tinatawag nating timer o electric timer. So that means on a daily basis, halimbawa pagkatanim namin ng melon, pinoprograma na namin doon sa timer kung gaano karami, halimbawa ilang ml ng pataba ang ipapakain namin sa melon at ilang beses sa isang araw. Halimbawa, magsisimula kami at the beginning, no, pagkalipat sa greenhouse, siguro mga 4 times to 6 times a day. And then habang lumalaki yan, i-adjust namin yung irrigation to about 8 times to 10 times a day. Ngayon, pag namumunga na, we do as much as 12 times to as much as 20 times daily. Kumbaga every 30 minutes sometimes ini-irrigate namin. Kasi ang aming sistema, ang tawag namin is plant-driven. Pag sinabing plant-driven, depende sa aktibidades ng halaman, depende sa paglaki ng halaman. Sinusundan namin, hinahabol namin yung growth rate niya. Kaya yung pagpapakain namin ng pataba, pagdidilig namin, depende sa growth stage. Halimbawa, kung namumunga na at mabilis lumaki ang bunga, dinadamihan namin yung pataba at saka yung ano. Ngayon naman, kung malalaki na yung bunga, nakuha mo na yung size mo, halimbawa, papatamisin naman namin ngayon. So, babawasan namin yung ibang nutrition, halimbawa yung nitrogen, tataasan namin yung papatamis na element tulad ng potassium, tsaka calcium, halimbawa, para naman makuha namin yung tamang tamis. So, it's really ano, what we call a precision agriculture or precision farming. On a daily basis, nababasa namin yung konsumo o consumption ng halaman sa pataba, kaya namin basahin. And then from that daily reading, we are able to decide the next day irrigation o yung program namin for the next day, dinidecide namin every afternoon. So ganoon na kami ka-precise, kaya nakukuha namin yung quality. You know, ang feedback nga nung nagpa-sample kami ng melon doon sa mga Japanese melon enthusiasts na nakabili, sabi niya, Mike, ano ka na 90 to 95% ka na at par with the quality of Hong Kong and Japan melon. Oh. So tuwa-tuwa kami sa feedback na yun kasi ito yung mga talagang mga mahilig sa Japanese melon at sabi nila, kaya pala ng Pinoy eh. Kaya pala sa Pilipinas. So nakakataba ng puso yung ganong klase ng feedback doon sa mga nakabili. Right, so, now, ang... sir, ilan ang greenhouse nyo na merong laman na melon? At the moment, we have only one kasi ang ginawa namin, this is, as I mentioned kanina, our greenhouse sa Bukid Amara is a demo greenhouse. So it's meant to showcase technology or agricultural technology, smart farming technique, and then showcase product concept like the Japanese melon product concept, halimbawa. Ano? We are not limited to Japanese melon. At the moment, since maganda yung reception ng Japanese melon, right now, we are growing melon from Holland, from yung mga Dutch variety na sinasabi natin. We have Spanish melon na tinatawag natin Piel de Sapo from Spain. Meron kami tanim ngayon. We have the French Charente melon, yung galing sa Frances. And then we have the Thai, you know, yung mga Thai melon galing Thailand. We have the Taiwan melon. So, tinanim namin lahat ngayon kasi ang plano namin talaga, pakilala, you know, sa Pinoy, sa Pilipino, na ang dami palang klase ng melon na pwede mong itanim sa Pilipinas na pwede natin ano, pagkakitaan. Oh. Iba-iba pala ang variety ng melon. Pero sa marami, lahat po ng variety na nabanggit nyo, ano po yung pinakamatamis na melon? Well, kasi ano yan eh, bawat, ang tawag natin ito, breed, ano, bawat lahi ng melon, may iba't ibang katangian o characteristic. Iba't ibang kanilang aroma, iba't iba lang ang kanilang texture, iba't ibang kanilang tamis. Hindi lang basta tamis eh, kundi yung lasa, yung texture, yung aroma. So, yung iba, magugustuhan siyempre ang Japanese melon, halimbawa. Kasi nga, talagang iba tamis kasi yun ang pinaka mataas na sugar content na test namin, 18.5, ano? Yung iba naman, kahit ang bricks nila ay, ang sugar content nila ay mga 15-16 lang, pero iba yung lutong, iba yung crunchiness, iba yung, tawag dito, yung water ano content. Ano? So, iba rin yung sugar, yung iba yung pagkakalasa, kumbaga. May kanya-kanya silang katangian. So, ngayon, like I said, inuna namin ang Japanese melon. Now that we know we can do it, that's why we're trying to trial other varieties na. Yes. Ang layunin ng Bukid Amara, just for the information of everyone, kasi ang gusto namin talaga, ituro itong ganitong teknolohiya sa mga sa Filipino farm. Hindi tayo magdamot. Kaya ang purpose ng aming demo farm is really to showcase the technology and hopefully, let's say, if you are interested to
tawag dito, grow it on your own farm, then we probably can help you build the skill set o yung capability ng tao natin para magtanim ng magandang alaman. Opo. So ganoon. Nakwento ko nga po sa inyo, sir, di ba kanina, na kami po dati nagtatanim ng melon. Dahil nga din sa lugar namin, Mabisay, maganda po talaga magtanim ng melon. Una-uso dito, pakuan sa kamelon. Yan ang ano namin. So, pagka naman dumating sa pagbagyo naman, ang problema namin, nalulusaw yung melon. Dahil nga masyadong matubig eh, nababaha, so talagang nalulusaw. Yun naman yung downside na talagang pagka nalusaw yung melon, lahat ng in-invest mo doon, wala na. So itong greenhouse na ini-introduce natin ngayon is napakaganda para po sa ating mga farmers na subukan, dahil sabi mo nga kontrolado natin yung temperature pagdating sa mga nutrients na kailangan, pati sa mga peste, malaki po yung maitutulong ng greenhouse dahil secluded po eh, nakakulong at the same time kaya natin i-control yung mga kaganapan dun sa loob ng greenhouse. Pero sir, sabi mo na din kanina, gusto natin ituro tong technology. Paano natin inaabot yung ating mga kababayan na mas sanay sila sa traditional din? Tama, oo. Kasi, okay, syempre, itong greenhouse production is not for everyone. Mm-mm. Ano, yung pangmasa natin na let's say outdoor growing o open field production ng melon, does not mean na hindi na kayang improve. Kaya pa naman. So, yun nga lang, tulad ng sabi mo, sa Nueva Ecija, where you have a very good, let's say, dry weather in summer and cool nights without the rain, no, that's the best time to grow melon. Eh. So, that means you have a production window to produce good quality melon. So, una-una, kailangan lang maunawaan ng mga magsasaka na, okay, may seasonality ang crop. Ano, so, in order for you to maximize the profitability ng crop, doon tayo sa tamang season magtanim. Pangalawa is yung horizontal cultivation niyo. Ang tinuturo namin kasi ngayon para doon naman sa gusto magtanim ng melon sa outdoor, ano, sa open field. Pwede ka naman mag-vertical cultivation sa ano eh. Ang melon kasi halimbawa sa bansa na tulad ng Thailand, ng Vietnam, ng Indonesia, maging sa Malaysia, no, yung outdoor melon producer nila, lahat ng kanilang melon nakabalag, parang ampalaya. Ano, binabalag nila 'yan. Pangalawa is ang problema kasi sa pagtamis ng melon para sa outdoor cultivation. Para po doon sa mga magsasaka, no, sa mga regular natin mga melon farmer, subukan nyo po ang mag-cultivate ng melon. Ang ginagawa lang nila, yung planting bed, yung pinagtataniman nila, yung plot ang tawag natin. Yung plot. Tataasan mo lang ng mga 3 feet. So, kasi ang prinsipyo ng pagtatanim ng melon, dapat ang ugat ng melon ay hindi nakasawsaw doon sa groundwater, ang tawag natin, ano, yung water table sa ilalim ng lupa. Kasi pag laging babad ang ugat sa tubig sa ilalim ng lupa, hindi mapatamis dahil nga hindi mo makontrol yung water content. So kaya ang ginagawa ng iba, tinataasan nila yung plot. Instead na 1 feet lang ang taas ng plot, ginagawang as parang 1 metro na nga eh, ang taas eh. Sa Thailand ganun eh. 1 metro ang taas ng plot. Maging yung mga, kung naririnig nyo yung mga pakuan grower ng mga Taiwanese dito sa Pampanga, sa Tarlac, kung makikita nyo yung mga pakuan at melon nila, ang tataas ng plot nila. Okay? Primarily because the principle is, kailangan mong i-separate yung root system ng melon mo sa groundwater level para mapatamis mo, makontrolado mo yung water content ng melon at saka makontrolado mo yung sugar content. So ngayon, ang basically ang usapan dito, kaya mo bang mag-produce ng good high quality melon sa open field? Yun po yung basic question, no? Yes, you can. Unang-una, you have to find the right season to grow it. Pangalawa is you do balag or vertical cultivation. Ano? And then normally, ang suggestion namin, instead of growing 3 melon sa isang puno, you only concentrate on one best melon fruit na ibubunga niya. At doon tayo magpo-focus ng investment natin sa pag-aalaga. So, pwede po yun. May mga paraan naman. Opo. Di ba tayo malulugi doon, sir, sa sabi mo, isang bunga lang? Kasi sa atin, ang bilihan niyan, padamihan eh. Minsan, ang bilihan talaga sa atin, more on quantity rather than quality. Okay, so ito yung tinatawag namin, you have to change your mindset. Ano, kasi kung ganun ang traditional mindset ng farmer natin,
they are basically talking about low value quality, low quality melon or open field fresh market. So ngayon, ang pinag-uusapan natin dito is how to produce good quality, high value melon that can improve your income. Ano? So syempre, with that kind of mindset, i-improve mo rin yung technology. And then at the same time, you have to find a market for it. At the end of the day, kung walang bibili ng crop mo, kahit anong laki ng investment, kahit anong alaga mo, lugi ka pa rin, di ba? So, ang mindset na gusto nating ituro is talagang you have to treat farming as a business. Negosyo 'yan. So, hindi yan ay bahala na. Hindi po pwede sa farming ang bahala na kung may bibili. Dapat sigurado kang may bibili, may kausap ka ng may bibili, at saka confident ka sa quality na ipoproduce mo na makapag-declare ka ng presyo mo ng tama, hindi yung palugi presyo. Hindi yung didepende ka lang sa middleman na bahala mag-trade ng product mo. So ito yung sinasabi kong kailangan meron kang tinatawag na entrepreneurial mindset. Ano, dapat negosyante, ano, entrepreneur ang inyong pag-iisip. Otherwise, hindi tayo magle-level up sa klase ng ating negosyo sa pagsasaka. Yes, tama kayo dyan, sir. Kasi ako nakarelate ako dyan. Alam mo ba, sabi ko, nagtalim kami ng melon, no? So, kami may pwesto sa bagsakan dito. Sa umaga, ang ganda ng melon mo. Pagdating ng hapon, palambot na ng palambot yung melon kasi walang buyer talaga. Correct, correct. So, yun pa isa. Kaya we wanted to know, okay, kasi ganito sa amin eh, sa tinuturo namin farm operation management. Ano? Kasi meron kang tinatawag na ang farm operation management kasi nandiyan yung mga farm components mo, yung mga resources mo sa farm. And then yung farm activity, yung mga pang-araw-araw na gawain mo para mapalaki yung halaman, para makuha mo yung quality na gusto mo. However, yung dalawang yon, farm component at activity, kailangan may set of farm goals ka. 'Di ba? May objective ka. Dapat sa bawat activity na ginagawa mo, whether sa marketing, sa post-harvest handling, sa fertilization, dapat meron kang mga goals. May mga tina-target ka. So sa quality dapat may target ka. Sa marketing dapat may target ka. Sa expenses mo, 'yun ang pinakaimportante, dapat meron kang budget na tinitingnan. Otherwise, hindi negosyo 'yan. Ano, sugal 'yan. Normally ang farming is sugal kung hindi mo nakokontrolado yung mga gastusin mo, yung mga activities na ginagawa mo. So dapat malinaw, ano, may direction. 'Yun ang tawag natin. May direction ka. At saka dapat may control ka doon sa ginagawa mo, sa iyong pagsasaka. Yes. Otherwise, mahihirapan tayo makumita. Yun ang magiging problema ng ating mga magsasaka. In short, logika. Logika, oh. Kasi sugal yan eh. Lagi nila sinasabi, alam mo, ang pagsasaka ay sugal. Okay, sugal nga po ang pagsasaka kung hindi mo nakukontrolado yung mga factors na kaya mo namang kontrolin, basically. Pwede namang kontrolin. Yan. Opo. Kaya nga maganda itong ating topic, no? At maganda din po na nagkakausap tayo ng ganito. Ito yung isang eye-opening po para dun sa ating eye-opener po para sa ating mga kababayan na ang pagpo-farming po, yung iba kasi talaga is makapag-produce lang ng may bibili naman yan. Pero hindi ko kasi yun ang katotohanan. Katotohanan po talaga, gumastos ka dyan at kailangan maibalik po yung ginastos mo, di ba? Correct, oo. Dapat talaga meron kayong mga objective, may mga direksyon ang bawat negosyo. Maging ang pagsasaka, ganun din. Sir, sa inyong greenhouse, gano'ng kalalaki yung mga melon nyo? Okay, kasi ganito yun eh. Ang paglaki ng melon, depende minsan sa binhi. So, may mga tinatawag silang mga talagang laki. Yung binhi na natanim namin, kaya namin umabot hanggang 3 kilo ang isang melon. Laki! Oo, normally ang regular meron mga 1.2, 1.5 kilo lang. So yung average namin doon sa isang binhi na ginamit namin is about 2.1 to about 3 kilo kaya niya. Yung isa namang variety, yung naitanim namin Japanese melon, yun mga 1.5 to 2 kilo kaya niya. So depende sa binhi. Ngayon, ito yung tricky part eh. Ang laki kasi ng melon, ano, yung tinatawag nating sa halaman ang tawag doon yield potential o yung abilidad ng halaman na makapag-produce ng maximum yield, halimbawa yield potential ang tawag natin yun. Yung yield potential ng melon, especially doon sa paglaki, sa size, no, is very dependent on ang tawag namin doon shoot growth o yung laki ng halaman mo na susuporta doon sa paglaki ng
prutas. Ito kasi ang mga nami-miss out ng mga farmer. Basta magtatanim, tapos, oh, sige, pataba ka, and then, oh, nag-green naman ang kulay, although medyo maliit yung halaman, okay na sa kanila yon. Sa amin kasi, hindi ganon. Pagdating sa precision agriculture, meron kami mga parameters na ini-establish. Halimbawa, you would be surprised. Ang mini-maintain namin sa milo namin, 26 na dahon. After lumabas na yung 26 na dahon, puputuli na namin yung tuktok o yung growing point, yung bud. Tatanggalin na namin yon para lahat na nutrition ma-divert doon sa prutas. So, yun yung isa. Pangalawa, yung dahon namin, sinusukat namin yan. Ang bawat dahon namin, halimbawa yung pang-anim na dahon, dapat yung pang-anim na dahon, sa ganitong edad, dapat 22 cm na ang haba, hanggang 25 cm. Tapos yung pang-walong dahon, dapat mga 20 cm ng lapad yan, bago pa namin patuloyin yung bunga. Hindi namin papatuloyin yung bunga kung hindi pa kami happy doon sa laki ng dahon. Dahon, opo. So ganun ka-precise yung farming technique na gusto namin gawin. Everything is measured. Lahat dinumero, everything is by the number. Pati yung tinatawag namin yung kulay ng dahon, may color chart kami. Dapat yung tuktok na dahon, ganito ang color ng green. Halimbawa, medium green. Tapos yung pinaka number 1 and number 2 na dahon, dapat dark green yan. May shade of green kami na ini-establish. So ganun ka-precise ang technique na gusto namin gawin sa melon. Ano, everything is measured kasi pag nakita namin na hindi papasado doon sa growth qualification namin yung dahon at saka yung halaman, i-delay namin yung pollination ng melon. Halimbawa, yung variety na ito, pinopollinate namin sa 12 na sanga, number 12 na sanga. Pag hindi pa kami happy sa dahon at hindi pa malaki, ipopostpone namin yung pollination siguro sa 14 na sanga na hanggang 15 na sanga. Yun ang papatuloyin namin. So ganun ka-precise ano, yung method na gusto namin ibahagi. Ano, hindi ito yung regular na farming sabi nila kasi ayaw nila sa agriculture, sa farming kasi magbubungal ka lang daw ng lupa. Apo. Ang hindi nila nalalaman, actually, ang agriculture, ang kurso namin sa agriculture is basically an applied biology. It's an applied science. Ina-apply natin yung natututunan natin sa biology, sa chemistry, sa, you know, physics, ano, para i-apply sa pagpapalaki ng halaman. Opo. Yun. May siyensa, ano, like yes. I said, may siyensa behind the farming ano technique. Napapaisip tuloy ako, sabi ko, magkano kaya ang melon ng Bukid Amara? Pag-usapan natin yan, sir, sa ating pagbabalik. Ito po ang agree ako dyan. Sige, thank you. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Kasama ko pa rin po si Sir Mike Cabalias at pinag-uusapan nga po namin ang melon. Sir, pag-usapan natin yung yan, yung presyo ng inyong melon dahil sabi niyo. Ano, pwede ba yung pick and pay ba yan sa inyo? Pwede, hindi ba? Ngayon, ang gagawin namin, kasi nga may nakakagusto na, we will do a, kasi dahil farm tourism kami, so we probably, pag successful itong bagong tanim namin, by March, we will have a farm tasting tour. So, ibig sabihin nun, it's a guided tour where you can taste all the melon varieties in the world, halimbawa, no, na iginuro namin dito. So, melon tasting tour. So, it's an organized guided tour ang gagawin natin. Kasi ang production namin, hindi naman ganun kalaki. It's not a commercial melon farming. So, ngayon, as I mentioned, these are product concept. Basically, what we wanted to prove is that it's possible to grow this kind of high quality crop under Philippines and there is a demand for it, halimbawa. So ngayon, we tried selling it, again, parang sa business kasi meron tayong tinatawag na market testing. Mm-mm. So you have to test the waters if kung magbabite, no, yung mga client mo sa presyo mo. So initially, first production namin, we tried 250 per kilo, naubos. So sabi ko, uy, merong market. So ngayon, itong last cycle namin, we sold it for 500 per kilo, ubos din. So, that means, wow, okay, kung meron pala talaga. Although, syempre, ito ay limited doon sa what we call class A market or A plus market. Ano? So, hindi ito yung pang mass market kasi not all Filipino can afford that kind of price. However, ito yung tinatawag nating niche market. There is a niche market for it. Eh. Ibig sabihin, ready ang merkado to absorb such quality. If you can really
if you can really maintain and build your brand, ang ibig namin sabihin. Di, nung nakita nyo yung posting namin, basically, again, these are all market testing. Itong mga parang campaign na ginawa namin sa social media, yung mga, basically, it's just posting lang naman sa social media, eh, no? So, may reception, eh. Nakikita ng tao. Nakita nyo nga kami, hindi ba? So, that means, ready yung market. Ready yung market to entertain such quality. Kasi, sa Pilipinas, traditionally, ang melon natin, ang tawag namin sa melon ng Pinoy, yung melon na pang melon juice, malabsak, oh, matubig, ilang araw lang, malambot na, bulok na. Diba? So, ito kasi yung tinatawag namin sa horticulture, ito yung mga Eastern Shipper type na melon. Eh. Ano? So, ito yung, kumbaga, yung ninuno o yung parental line, yung pinaka-background nung genetics nung Pinoy na melon. So, ang ginagawa natin, nag-i-introduce tayo ng bagong genetics. Ito na yung mga makabagong binhi. Makabagong, ano, tulad nga ng Japanese melon, halimbawa. That can keep longer, that can provide you a better quality. And it seems, the consumer is hungry for a good quality melon. Kasi, remember, hindi naman sa tayo ay, although third world country tayo, ang city dwellers natin ay up to date na sa mga type ng melon na makukita nila sa buong mundo kasi nakaka-travel na sa abroad eh, di ba? So ready na yung market. Meron market. Kailangan lang merong mag-adapt nung mag-invest ano doon sa production na yung commercial production. Mm-mm. And we are willing to share the technology. Yun naman ang sa amin sa Bukidnon. We train people naman eh. The main purpose talaga is hopefully we can contribute to the upliftment to yung level up ng agriculture sa Pilipinas. Ano, on our own capacity, on our own little capacity. Kasi trained naman tayo eh. We were trained naman by the Dutch and the Japanese eh. Yes, yes, opo. Kaya nga, kung sa totoo lang, sir, ito eh, ano eh, pag-level up sa agriculture na meron tayo. Kasi sa totoo lang, di ba, tayong mga Pilipino, tayo nagturo ng talagang rice farming sa ibang bansa. Pero yes, tayo yung napag-iwanan. And this time, parang ito na yung chance natin na i-level up yung klase ng ating pag-agrikultura sa ating bansa. Pasukin na natin itong greenhouse. Dito sa Nueva Ecija, meron kaming greenhouse ng strawberry. Meron kaming greenhouse ng honeydew. So, yun. Oo. Ano yung sa melon, di ba? Hindi naman po nagkakaiba yan sa technology sa honeydew. So, makita natin na ang mga kababayan natin talaga nag-iisip na rin po kung hindi man pinangunahan ng ating gobyerno, tayo mismo sa private sector nag-iisip kung paano natin ma-level up ang ating laban pagdating sa agrikultura. Kasi sa totoo sen, nasa atin naman na po lahat ng ating kailangan dito sa ating bansa, napakaganda ng ating bansa. Pero yun nga lang, meron talaga dumadaan na bagyo, meron dumadaan na dahil sa pagbabago din po ng panahon, dahil nga sa global warming, eh maganda rin po na pinapasok natin itong greenhouse. At dito nga sir sa melon, nakikita ko yung malaking potential niyan eh. Para sa atin, sabi mo 500 eh binibili talaga. Dahil nga po yung mga tao ngayon, mas health conscious na rin sila eh. Hindi na rin po katulad dati na may makain lang. Ngayon, mas kinukonsider na natin saan ba nanggaling yung kinain natin. Tama, oo. This is basically where we wanted to be, you know, at least at our own capacity is to contribute a little bit sa pag-level up ng farming. You know, comparing our agriculture sa sector natin, no, sa plant production, ang tawag natin, sa vegetable production. Comparing to Thailand and Vietnam, parang naiwan na tayo eh. Iwang-iwan na. if you look at well, basically in my career, I have seen all the ano naman eh sa regional Asia. Nakabiyahe na tayo sa regional Asia. Nakita na natin ang difference ng kanilang technology sa farming kumpara sa Pilipinas. I would say we are about a decade behind eh. Naiwan tayo. True. Isang dekada tayo when it comes to modern farming technique, no. If you look at Dalat, Vietnam, Dalat, Vietnam has more than 10,000 hectares of greenhouse sa Vietnam. Tayo sa Pilipinas, ang estimate namin sa greenhouse industry, wala pang 500 hectares. Sila tens of thousands na. Same with Malaysia, if you go to Cameroon Highland and Genting Highland in Malaysia, ano, you would see a sea of greenhouses on those highlands, no. Bakit sa Pilipinas wala? Ano, bakit napakaliit?
And at the same time, ang sabi ng mga kaibigan natin dito sa Regional Asia, nung nagugulat sila sa presyo natin eh, sabi nyo, ang presyo ng mga gulay nyo, ganyan, napaka-profitable yan. Ano? Samantala sa amin, ganito lang ang presyo namin, pero kumikita kami. Kasi they have the economy of scale eh. Yun naman ang ano doon eh. When you do this kind of operation, you must have the economy of scale. Ano, para yung cost of operation mo and production can justify yung price. So kahit bumaba ang presyo, tulad ngayon kasi nangyayari minsan, bagsakan ang presyo ng gulay kasi tawag natin bandwagoning, gaya-gaya ang mga farmer. Pag kumita si farmer number one dito sa Milon, gagaya lahat next season, sabay-sabay babagsak ang presyo. So yun ang mga ano eh, you must think differently. As I said, you really have to change the mindset eh. Ano, dapat talaga entrepreneur, ano, we are encouraging people to be enterprising para, you know, find their own niche in the market and see how they can go about their ano farming. Yun naman ang gusto nating i-share. Yeah. Sir, yung greenhouse nyo, gano'n siya katibay pagdating po sa mga bagyo? Kasi usually yun yung nagiging problema ng mga tao, ayaw nilang magtayo ng greenhouse eh. Correct. Thank you for asking. You know, a greenhouse is an investment, ano? Kasi medyo malaki-laki rin investment dyan. Yung greenhouse namin, yung plastic structure is rated at 150 km per hour of wind. So, yung mga typhoon signal number 2, number 3, number 4, kaya niya. However, kung super typhoon na yan at 250 km per hour, ano, patay, lilipa rin yan. In fact, nung typhoon Odette, yung mga kaibigan natin may mga commercial greenhouse sa Cebu. I have to tell you, yung kanilang parang 1 hectare of greenhouse almost nilipad ng Typhoon Odette kasi 250 kilometers of wind eh. So yun ang ano. Up to 150 kilometers, it can withstand the, ano, especially the plastic, no? However, ang problema kasi, tulad nitong kaibigan natin taga Cebu, kasi si Odette, ang bilis eh, parang in 2-3 hours, nag-develop into super typhoon. So hindi sila prepared. Kasi kami, trained kami, itong mga farm manager na kaibigan, trained kami, na pag nakita namin na super typhoon strength na yung bagyo, ang gagawin ng mga farm manager dyan, either tatanggalin nila yung plastic cover, yung roof, yung bubong, o hihiwain nila, talagang isa-sacrifice nila yung bubong. Kasi nga, parang parachute na malaki yan eh. Pag hindi mo hiniwa yung bubong, tatangayin yung buong steel structure mo. Ganun ang mangyayari. Kaya instruction namin, di bali nang masira yung cropping mo, kasi pwede ka naman magtanim ulit eh. Di bali nang masira yung plastic mo, huwag lang tangayin yung greenhouse mo. Yeah. So yun yung ano doon. So ang instruction namin, pag ganun ang kalakas ng hangin, hiwain na yung plastic. Huwag ka nang mag-alangan. So ganun ang ano natin. Para masave mo lang yung structure. Yes. Experience namin yan. Oo. Nililipad ang mga nursery. Kasi hindi po trained eh. Yung nung time na yun, hindi pa kami ganun ka-trained pagdating sa greenhouse. So, hindi talaga siya yung sabi nyo na hiwain yung plastic, i-sacrifice yung crops, hindi ginawa. So, ang kinauwian po, nagkabali-bali yung bakal sa loob. Correct. Oo. Yun ang resulta. At syempre, investment. Ang sakit. Masakit kasi ang laki ng investment. You're talking about a few thousand per square meter of investment eh. One greenhouse can cost ₱1,000,000 halimbawa easily. So ganoon ang ano. Kaya you save your investment kasi it's a matter of how you decide on the fate of your ano structure. Pero kung mga 150 km per hour wind, kaya namin, hindi namin kailangan sirain, no. Wag lang 200, 300 km per hour na. Lahat 'yon pati puno, tangay, di ba? Wala na pati bubong, pati bahay, di ba? So ganoon ang isang ano paraan. Opo, sabi mo sir kanina, mas matamis yung inyong melon, mas malaki. Paano ba natin malalaman na yung melon ay magandang quality pagka pumunta tayo sa merkado? Halimbawa, tayo mamimili. Ito yung gusto namin. Sa physical features ng melon? Hindi mo ma-judge sa physical outer ano characteristic ng melon. Eh. Mahirap sabihin. Ano, kaya ang ginagawa namin, we are changing the mindset, we are changing the product presentation in the market. So ngayon, the way you do in the greenhouse is ang gagawin natin is tulad ng sinabi ko, normally kung control mo yung growth, kaya namin silang palabasin ang bunga ng pare-parehong sanga. Halimbawa, lahat nasa 12 node. Kasi kung pantay-pantay yan, sabay-sabay yan lumaki, very uniform. Ano, tapos at harvest time, magte-testing kami ng sugar content. Let's say, okay, ang melon sample namin ay 15 bricks na o 16 bricks, halimbawa, yung tamis.
So at 16 breaks, 14 pasado na eh. Pero kung 15, 16 yan, okay na yun. Oo. So pag 16 na ang sugar content, sigurado kami dahil pare-pareho sila ng sangal lumabas, lahat sila nasa 14th node. Sigurado kami dahil pantay-pantay din naman ang pinapakain namin, pare-pareho naman sila ng halaman, wala naman silang sakit lahat. Pwede namin, we are confident enough to declare the sugar content sa label. So pwede namin lagyan ng tag na okay, this was harvested this time. Ano, and ito yung approximate sugar content niya. Ganun, kaya high value. Kaya and if you do that, then you create a brand in the market. You create a identifier ano in the market. So, however, yung ganun, the reason why it's expensive, ano, is because yung tender loving care naman ang gagawin mo, tsaka yung cost of investment sa isang single fruit per plant, remember, isa lang papatuloy natin. Kung mamatayan ka ng ilang percent, halimbawa, if you're growing 1,000, mamatayan ka ng 10%, 100 melon na mawawala sa iyo eh, di ba? Halimbawa. So, malaki din ang losses. And then, at the same time, hindi naman lahat yan pare-pareho ng quality eh. Meron pa rin class A, may class B, may class C pa rin nalalabas. No, depende sa, halimbawa, kung may 1,000 ka na halaman, hindi naman lahat yan class A. Siguro 50% yan masasabi mong class A. Yung class A na yun, yun lang ang maibibenta mo ng high value. The rest, o yung class B and C, iba ang pricing nun, halimbawa. Sir, bakit nagkakaroon pa rin ng class A, B, and C kahit na naka-greenhouse na tayo? Sabi natin, okay, controlled na. Okay, I would not say total control eh. Hindi naman siya total control. You are still, remember, ang growing ng crop is, ang tawag namin dito, nasa genetics, at saka yung interaction ng genetics ng halaman mo, saka yung environment mo, yung klima mo. Ano? So some of it, although let's say pantay-pantay sila na lumaki, minsan madadapuan pa rin ng virus yan, halimbawa. So isa, let's say on a plant population of 1,000, siguro may 2-3% kang matatamaan ng virus pa rin. Halimbawa, kasi airborne, halimbawa. Ano? So yung ganun, hindi na makakalaki na maganda yung prutas, hindi na rin makaganda yung halaman. Ano? So yung mga ganun, o kaya may ano, halimbawa may nakapasok na insekto, habang lumalaki yung bunga, na-damage o nakagat ng insekto yung bunga. So pag ano, pag laki ng bunga, although tama naman yung size, pero may mga marka, may mga scar, 'di ba? May mga sugat yung balat. So hindi mo masasabing class A yun kasi hindi siya makinis na makinis. So yung ganun, meron at meron pa rin na mapupunta sa class B. Although hindi naman ibig sabihin nun matabang yun. Ano, pwede pa rin matamis yun. Yun nga lang kasi presentation wise, hindi siya kasing kinis nung iba. Kaya napupunta siya sa class B, halimbawa, o class C. Bali dun sa B and C natin, ano ginagawa natin dun? We can still sell it. Yun nga lang, hindi 500. Mas so, mababa na presyo. Mas mababa na presyo. Pero, ang ginagawa namin dito, kasi maliit lang naman yung production namin, pinapatikim muna namin sa ano. Meron kaming sinasakripisyo na ilang piraso na for taste testing. So, para malaman nila yung value. Kasi kailangan yun eh. Alam mo, ang normally kasi sensory yan eh. Sensory, di ba? How you taste, how you feel about the product. Mm-hmm. Ano? So, kailangan talaga may proof of concept. So, kaya pinapa-taste testing namin lagi. Okay, kung bibili ka, mag-slice kami ng prutas, tikman mo. Kung happy ka, then you pay the price. Ano? Kasi ayaw natin yung binabarat. Kasi marami dyan, hindi naman may iwasan, di ba? Normal naman yan. But ang sa amin kasi is we would like to maintain a standard, a high standard for the melon. So, di bali nang magbukas kami ng isa, mag-sacrifice kami for marketing, basta alam namin, nandito kami sa quality standard na to. Hindi kami bababa sa quality standard na yan. Kung nakita namin na mababa yung quality niyan, tatapon na namin yan, hindi na namin ibibenta. So, ganun. Kaya may cost of investment. So, ano pa mga ibang health benefits ng melon? Well, I really have not really, to be honest, di ako nag-dive deep into that kasi ang habol lang talaga namin yung sweetness. But, well, since it's plant-based, so I suppose it really is, helpful in your dietary program. Oh. Yeah. Saka masarap talaga yung melon. Ang gusto ko dun, yung juice talaga. Yung, oh, yes. Alam yung pangkudkud ng buko. Right, diba? Right. Yung mga strands ng melon, yun ang masarap talaga pag mainit ang panahon. Saka yung natural sweetness kasi talaga niya. Iba po yung lasa. Sir Mike, salamat po sa pagsama niyo sa amin. At ang dami po namin natutunan. First time ko na nakapag-interview na ginaga na nilalagay sa greenhouse ang melon.
Lang ako nga po, traditional farmer ng melon, kaya ito maganda sa akin na topic. Thank you, sir. Thank you rin sa pag-invite at hopefully nakapag-share tayo ng kaunting kaalaman sa pagsasaka. Sa ating mga kababayan, isa na naman pong kaalaman ang ating napulot sa episode natin. Sakto-sakto sa nalalapit na summer, yan nga po ang melon sa bukid ng Amara. Ginagamit na po ng science-based farming at soilless culture. Maraming salamat po, Sir Mike Caballes. At hanggang sa muli sa ating mga kababayan, ito po ang Agriya Podcast.